Curious ka ba sa mga discharge na lumalabas sa'yo? Tapos minsan, napapaisip ka na lang na normal lang ba ang discharge na lumalabas sa akin? Minsan, ito ay kulay puti, kulay green, kulay dilaw, kulay pink, kulay brown, at kulay gray. Kung gusto mo malaman kung normal ang discharge na lumalabas sa'yo, just keep on watching. Hi guys! Welcome back sa aking channel. My name is Mildred. At kung ikaw ay bago sa channel ko, please subscribe to my channel. Ang topic natin for today is about sa vaginal discharge. Malalaman mo sa video na ito kung normal ba o hindi normal ang discharge na lumalabas sa iyo. Alam niyo ba na bawat kulay ng discharge na lumalabas sa atin ay may ibig sabihin? Dito mo malalaman kung ito ay normal at hindi normal. Unang-una, kapag ang discharge na lumalabas sa atin ay clear white, ibig sabihin, yun ay normal. And ibig sabihin din nun, kapag clear white ang lumalabas sa atin ay pwedeng tayo ay magdadalang tao at pwedeng tayo ay fertile. Ibig sabihin, pag fertile, kapag nakipagtali ka ay ikaw ay mabubuntis. Yan yung ibig sabihin ng fertile. So, kung mapapansin nyo, minsan ang underwear natin is merong kulay clear white, yung parang itlog ng manok na hindi pa naluluto. Yun yung clear white na discharge na healthy. At kapag naman yung pagka clear white niya ay medyo watery, nangahulugan din o na tayo ay bang! Ayan, so alam nyo na nakapag ganon. So may mga partner dyan. Okay, at kapag naman yung discharge na lumalabas sa atin ay yung kulay gatas, normal din yun and healthy din yun. Pero kung yung pagkaputi niya ay buo-buo, hindi na yung normal dahil nangangahulugan na kapag medyo buo-buo yung pagkaputi ng discharge na lumalabas sa atin, ay nangangahulugan na ikaw ay merong yeast infection. Okay? Yung yeast infection is a fungal infection sa ating down there. Okay? So, kailangan nating bantayan yan. Dalawa naman na kulay na kailangan nating malaman ay yung kulay gray. Ano ba ang ibig sabihin kapag yung lumalabas sa atin na discharge ay kulay gray? Ang ibig sabihin nito ay meron kang bacterial vaginosis. Ayan, so kailangan mo yang malaman na kapag yun na, yung lumabas sa iyo, is meron kang tinatawag na bacterial vaginosis. Ibig sabihin nun, maraming bacteria ang naninirahan sa ating down there, kaya nagkakaroon ng gray na discharge at yun ay sobrang mabaho ang amoy. Mapapaisip tayo na normal lang ba na ganito yung discharge na lumalabas sa akin? Hindi yun normal guys, kasi yun ay sakit. Kailangan nyong magpatingin sa doktor para kayo ay maresetahan ng gamot. Okay? Number 3 naman na kulay ng discharge is yung kulay yellow. So, ito din. Red flag din to. Kapag kulay yellow yung lumalabas atin na discharge, ibig sabihin nun ay meron kang STI. Okay? Ibig sabihin nun ay sexually transmitted infection. Ibig sabihin, nakipagtali ka sa may sakit. Okay? Sa merong infection sa kanyang ari. Okay? So, bantayan nyo kapag ganun yung lumalabas sa'yo. Ibig sabihin, nakipagtali ka sa may sakit na infection. Okay? So, bantay-bantay sa mga ganun. Hindi yun normal. Kapag yellow, hindi normal. Okay? So, ang pang-apat naman ay yung kulay green. Ayan, kapag green, yung parang yellow-green, ibig sabihin yun, hindi din yun normal. Dahil kapag yellow-green na yung lumalabas sa'yo, ibig sabihin, meron kang sexually transmitted disease. Ayan, nakuha mo din yun sa pakipagtali. Atay sa mga ganun na lumalabas sa atin dahil yun ay hindi normal, okay? So, ang panglima na kulay ng discharge na lumalabas sa atin, ito lumalabas talaga to, kulay pink. Ibig sabihin ng kulay pink ay normal lang to guys. Kapag kulay pink, normal lang yun. Ibig sabihin nung kayo ay buntis or malapit nang dumating ang ating monthly period. So, normal kapag kulay pink. Kapag naman kulay brown yung discharge na lumalabas sa atin, magtataka ka minsan yung discharge na lumalabas sa atin ay kulay brown. Ibig sabihin nun, patapos na yung menstruation natin. Pero, kung hindi ka naman galing sa menstruation at kulay brown yung lumabas sa'yo, ibig sabihin din nun ay meron kang infection. So, hindi yun normal. Pero, kung galing ka sa menstruation at yun yung lumabas sa'yo, normal yun. Okay?
Kapag naman ang lumalabas sa atin na discharge ay kulay red, ibig sabihin no, ito normal lang din to guys kasi minsan may lumalabas sa atin na discharge na kulay pula. Ibig sabihin nun, parating na talaga or andyan na yung ating menstruation. Or kung hindi naman parating yung menstruation at ikaw ay nagdadalang tao, nangangahulugan yun na ikaw ay makukunan or mag-miscarriage. So, bantay-bantay sa mga nagdadalang tao dyan, tapos biglaan yung nakita na merong kayong kulang discharge, ibig sabihin nun, magkakaroon kayo ng miscarriage or makukunan. Okay? Pero sa mga hindi naman nagdadalang tao, ibig sabihin nun, andyan na yung inyong menstruation. Okay? Normal yun. Okay? Ibig sabihin, hindi yun sakit. Oh, ayan. Alam nyo na yung mga ibig sabihin ng discharge na lumalabas sa atin. Basta't ang babantayan lang natin, guys, kapag ang lumalabas na ay kulay green at kulay yellow at kulay gray, ibig sabihin nun, hindi yun normal. Kailangan mo nang magpa-check sa OB para malam kung ano ba yung pwedeng i-reseta sa'yo ng gamot at para maagapan na, hindi na siya lumala. Lalo-lalo na yung kapag ang lumabas ay yung kulay gray at saka yung kulay yellow-green, napaka-serious condition ito dahil kapag yellow-green yung lumabas sa'yo, ibig sabihin meron kang sexually transmitted infection. Kailangan yun maagapan. Yun guys ay yung tinatawag na tulo. Yun yung tulo na sinasabi. Okay? Nakuha mo yun sa pakikipagtalik. Ibig sabihin yung lalaking nakatalik mo ay merong tulo. Tapos kapag naman yung gray, yung lumalabas sa atin, sabihin nun ay meron kang bacterial vaginosis. Ayan, so napakaraming bacteria na ang naninirahan sa ating down there. So kailangan nang maresetahan ng gamot para yun ay mapuksa. Yung kapag nilalabasan ka ng kulay gray, mabaho din yung guys, mabaho. Pero hindi siya katulad ng yeast infection. Yung yeast infection ay makati, mahapdi, at ano siya, namumula, namamaga. Yung yeast infection, hindi, ang pagkakaiba nun, hindi mabaho yung yeast infection. At yung bacterial vaginosis is mabaho. Yun yung pagkakaiba nun. Ngayon, tatanungin kita, normal ba yung discharge na lumalabas sa'yo? Comment down below kung normal ang discharge na lumalabas sa'yo. Pero sana normal na katulad ko yung sagot mo. Okay? So maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan mo ang video na ito, please give me a thumbs up and please subscribe to my channel. Bye!